ibigay natin to kay ate kasi parang kasi lalong marunong magluto na ito. Ano mo ba to? Ano ni siyang mushroom ha? A few moments later. Lawan lagi tong video. Ano to aw? Tatlo kayo do. Ang selfie kini sanda. Tapos kapal sa pangita ang tapos kina mapisko na dito sa tubang. Nasi ang kuring dobra sa mood larawa dito. Kita dukol lang. Tapasik dukol lang. Plus itat mo sila ka dukol. As in? Parang ang gamot na lang malit ayusin mo para maganda selfie natin. Wait lang kasi ang bilis mo maglakad. Pwede mo sa mood daw. Gusto lang na mag-selfie. Dahil yan na yun din. Oo. Mamaya na yan pag-uwi. Hindi. Di ba mangga? Mayabla. Ay, hindi. Diyan Minggu ra. Hindi. Lain talaga niya Minggu, di ba? Si Carabao ra. Carabao Minggu. Itong... Star Day, mabagal lang talaga kami maglakad. Kaya huwag kang magmadali. Pero warang to ko puno eh. Welcome to Boracay. Ay, nako. Tanya nyo yan guys, may makita lang tubig, lulubluban na naman. May pagkakalabaw talaga to, crossbreed na yung kalabaw. Tabi! Pabinit! Sturdy! Every breath you take. Now, tabi! Madali ka dyan ah. Yan, yan, kita nyo yan, kita nyo yan, nagmamadali kasi yan siya. Akala mo naman kasing bilis. Bilis! Yan, iiwan niya naku. Painis na aso. Ro. Ay, tabi! Ay, may motor! Binit, anay! Angkas, di mo luman? Lakat lang, di pag-angkas. Putot-putot pula. Lawit na dila niya. Ay nako, napandak to. Ah! Ayoko nga bumilis maglakad. Guys, naghahanap siya ng malubluban niya. Ay, Diyos me yun, ido. Ay! Gani. Goy, wala to sa sapa, Stardy ba? Ito mga sa sapa, ah. Kumawa ka naman. A few moments later. Hi, Mama Rabbit! So, ayan. Nagpapakasawa siya kumain ng grass niya. Ang dami kaming nalagay dyan. Andyan yung baby niya. Hindi ko siya makuhaan ng ano kasi nga. Ayan, oh. Hindi ko siya pwedeng punta, i-touch ba? I mean. Pero chinecheck ko naman kasi baka... Malay natin, nung unang araw, chinek ko kasi baka may namatay na baby or what. Pero so far, complete naman sila, buhay silang anim. Ayan. 3 days na yan sila ngayong araw. At meron na silang konting balahibo. Ayan, nakita nyo yan. Gumagalaw-galaw doon banda. Sorry, malabo yung camera ko. Andyan, ayan. So, ayan guys, anim yan lahat. Ayan. So, yung tray, provided, improvised ko yan. Bumili talaga ako niyan, tsaka yung carton. Kasi, para pansin ko, hindi siya, ayun yung mga anak ng ano, yung sobrang open. So, ayan yung idea na ginawa ko. Nilagyan ko siya ng mga 1/4 lang na area niya. Nilagyan ko ng carton. Ayan. Tapos, yung mga shredded na socks, yung mga ibang dried leaves ng saging. Tapos, ayan, nilagyan din niya ng maraming balahibo. Ayan. Kasi pag umaga, sobrang lamig dito, guys. Lalo na madaling araw. Ang lamig. Rabbit. So, ayan yung mama nila. Ayan. So, sa rabbit pala, ano siya, guys? Nanganganak yung rabbit. Ay, yung pagbubuntis niya, I mean. 31 days lang siya. Manganganak na yan siya kapag nabuntis. Una, akala namin hindi siya buntis. Kasi first time namin mag-alaga ng rabbit, guys. At first time din namin na, ano, syempre, nung... Hindi namin alam, wala kami idea kung paano ba siya na manganak or sa pagbubuntis kasi nga ano, parang ang liit ng tiyan. Makin mo anim yung laman. Ayan. So ito yung daddy nila.
Daddy Rabbit. Sinaseparate niya kasi sila at ang lalaking rabbit kasi masyadong aggressive to. So hindi pwedeng pagsamahin sila ng babae kapag buntis, lalo na may anak, kasi either may possibilities na kakainin niya yung babies ng asawa niya. Yan. Laki niya na, no? Hey, rabbit! Si Robbie ang name nito, guys. Yan. Meron din naman silang pellets. Yun yung binibilhan namin. Ayan, yung meron ay yung pellets na pinapakain ko kasi kung ano yung kinakain nila nung baby ngayon. Ayaw nila nung ibang ano. Kasi mga rabbit kasi minsan, pag once na yun lang yung taste ng pellets, pag pinalitan mo, kailangan mag-adjust yan sila. Pero hindi ko na siya pinalitan. Medyo may kamahalan. Tag 55.50 ang kilo niyan. Pero okay lang. Carry naman. Ayan na siya. So, itong grass, guys, okay lang naman kasi na dried to eh. Matuyo sila kasi sa Shopee nakita ko yung mga binibenta nila na hay para sa mga rabbit. Tuyo naman yun siya, yung mga alfalfa hay, mga star grass, Timothy grass. So, okay lang to siya matuyo. Pero, matagal-tagal din niya makonsume to. Ang dami. Yan, oh. Ito yung napier. Yan. Pinakain din to ng kalabaw eh. Ito yung paragis namin. Yan. Maraming nutrients tong paragis. So, actually guys, kapag wala kaming option, like, for example, na ubusan kami ng damo, ang option na pinapakain ko sa kanya, yung dahon ng saging, kasi madami naman kaming dahon dito sa palibot. So, dahon ng saging. Pero, dapat balance kasi yung diet ng rabbit. Hindi siya pwedeng more on lang sa dahon ng saging. Mas maganda talaga kapag mas maraming nutrients sila. Maraming grass na kinakain. Yun na. Lalo na itong paragis kasi isa to sa maraming nutrients. And itong Timothy hay, Timothy grass. So, yan. So, ayan guys. At kasi since first time ko mag-alaga ng rabbit, dun sa mga taong interested in mag-alaga ng rabbit, na ibibreed nila. Lang siya eh. 2 weeks, mga 1 week lang namin siyang sinama dun sa, dun sa lalaking rabbit. Tapos, after that, nag-count lang kami, mga 31 days nga siya, guys, tama. 31 days. Kapag once na nabuntis yung rabbit, 31 days, mga nganak na yun. Kasi parang yung sign nun na, parang buntis na siya. Ang bilis lang kasi niyan mabuntis. Inaway niya na yung lalaking rabbit. So, iniwalay na namin kasi baka magkasakitan. Actually, nagkasakitan na talaga sila. So, yun pala yun. So, kapag nag-aalaga tayo ng mga hayop yan, pag first time, natututo talaga tayo, no? So, ayun. And then, nung nanganak na siya, yung unang sign yan pa na mga nganak na siya, nagne-nesting siya, tapos, binubunot niya yung mga balahibo niyan. Yan. Tapos, yun yung gagawin yung nest para sa mga babies niya. So, ginawa ko na nun. Timing talaga nun kasi, umaga, bumili na kami nung tray dun sa palengke. Kasi sabi ko, parang mga nganak to. Pero hindi ko alam kung anong araw, ganyan. So, pag uwi namin, pagkagabihan, ayun, nanganak na nga siya. Nagle-labor, tapos nanganak na. So, isa pa, pag nagpapadidi yan siya, baka magtaka kayo kung yung rabbit, first time yung nag-alaga, magtataka kayo, bakit ganun? Parang hindi naman niya pinapadede yung baby niya. Ganyan. Actually, ang pagpapadede pala ng rabbit, common talaga yung midnight to 5 a.m. Yan. Gabi kasi, parang yun eh, hindi nila pinapadede yung anak nila yung maliwanag, tsaka maraming tao, yung maraming ingay, mga predators sa paligid. Yan. Tapos hindi sila yan nagstay sa cage nung babies nila, sa nest. Yan, ganyan yan sila. Hiniwalay nila sarili nila. Andyan siya, andun yung babies niya sa tray. Pupunta lang yan dun paggabi. Kagabi, siguro mga 11 yun siya nagpadede sa anak niya. Tapos, umaga na. Ganun yun. So, hindi mo siya makikita. So, minsan, nag-aalala tayo na baka hindi niya pinapadede yung babies niya. Check din natin kasi once na yung babies niya parang hindi chunky, yung chan niya maliit, parang payat, ibig sabihin niya hindi talaga niya pinapadede. Pero once na maganda naman katawan ng mga babies niya at hindi naman umiiyak,
for sure, inaalagaan niya yan, pinapadede niya ng mabuti yan. So, yan. So, kaya kailangan niya ng grass para mag-balance ng diet niya. Hindi pwedeng pellets lang. Kailangan maraming grass, especially yung timothy grass, tsaka yung alfalfa, yan. Pero, ang hirap hanapin nun. Meron lang kami dito, timothy grass, paragis, tsaka yung napier. Ayan. So, yun lang yung nakuha namin sa farm kanina. Tsaka yung mama rabbit. Yung mama rabbit, nagpapadede lang siya sa baby niya once or twice a day. So, hindi siya kagaya ng pusa. Ha? Kasi yung pusa, lagi yan siya nag-stay sa cage. I mean, sa nest. You know, pag, tapos laging pinapadede niya yung babies niya. Pero yung rabbit, iba yan siya. So, once or twice a day lang yan siya. At mostly, gabi nila yan pinapadede at madaling araw. Actually, kung hindi siya pinapadede ng nanay niya, pwede yun siya bigyan ng goat's milk. Alternative yan siya na pwede nyo padede dun sa mga baby rabbits. Goat's milk. Kasi yan din yung pinapadede namin dun sa mga puppies. Yung puppies namin na maliliit pa binibilan ko ng goat's milk. Pero mas mahal kasi yan sa vet, guys. So, minsan mas maganda dun kayo mag-order sa Shopee kasi mas mura. Yun. So, yun lang guys yung ma-advise ko sa pag-aalaga ng rabbit. Medyo matrabaho talaga siya kasi ako kasi pag nag-aalaga ako ng hayop, ayoko yung basta alagaan mo lang siya. I mean, papakainin, ganyan. Tapos, hindi mo iniisip yung nutrients ng kinaka-intake nila kung tama ba o hindi. Ayoko nang ganun. So, pag ako nag-aalaga, gusto ko parang balance yung pagkain nila. Kasi syempre, kung sa tao din naman, di ba? Pag hindi balance yung kinakain mo, hindi maganda. So, yun yung nagawa ko sa rabbit. Yan. Actually, inorderan ko talaga yung sila ng apple stick sa Shopee. Kasi nga, para sa teeth nila, yung nag-ano sila niyan, nagmumuya para mabawasan yung haba ng ipin. Kasi, minsan, ang dahilan din ng pagkakasakit ng rabbit dahil dun sa dental problem nila. So, kailangan nila na may inangat-ngat sila. So, yun. So, yun talaga. Mas marami pa akong gasto sa mga alagang hayop kaysa din sa sarili ko. O, pinitasan ko din sila nung yung mulberry tree. Dahon kasi ng mulberry, kinakain din yan nila. Yan, pati yung kahoy mismo nun, ginangat-ngat nila yan. Ayan siya, kakain na naman yan siya. Hi, Mama Rabbit! Tsaka guys, masyado siyang sensitive. Umpisa nung nagbubuntis siya at hanggang sa itong nanganak na, pag hinahuwakan mo siya, ayaw niya. So, minsan, wag din natin pilitin. Kasi, hayaan natin, bigyan natin sila ng freedom. At, syempre, may kanya-kanya tayong, may kanya-kanyang ugali ang bawat hayop. Parang gaya ng ibon ko. Yan, tingnan mo guys. Kanina hanap sa kanya. Andyan lang siya sa paa ko. May time yan siya guys na hindi yan siya lalapit. Gusto niyan, parang pag nilapitan mo, yan siya, uurong yan siya papalayo. Pero ayan, tingnan mo, dyan na siya sa ilalim. Diba? Kung saan ako nakaupo, dyan yan siya tatambay. Ganyan yung ugali niya. Moody. So, kailangan din natin i-respect yung ganun, yung kapsahas sa mga alaga natin. Kapag ayaw nila magpahawak, huwag mo natin pilitin, huwag natin iharas kasi baka maiilap sila. Hayaan mo lang siya na siya kusang lalapit. Yan. Guide mo lang siya. Kitor! See? Yan siya. So, hindi ko yan siya kinukulong. Binibigyan ko siya ng freedom. Yan. Natutulog sa taas ng puno. Yan. Gumagala dito sa baba. Yan. Kitor! See? Ayaw niya pahawak niyan. Pero minsan yan ha. Favorite niya, pinaka-favorite niya na hawakan sa kanya yung leeg niya. Twittery duck! Tutuka-tuka yan siya. So, ginagawa ko niya, ninuhulug-hulugan ko ng mga, pellets. Hindi naman masakit. Away ka, pang-away. Away niya ako. Ba't may naaway si mami? Pero hadlock mo na sa manok. So
guys, hanggang dun lang muna yung aking video for today. Thank you for watching, everyone. God bless you all, and bye.